Kaway ka. Hello mga ka-Arki and welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. And for today ay sasagutin natin ang parating tinatanong sa akin lately, which is, kailan ba raw makakabawi or aakyat ang market? And syempre, dito tayo sa magtatanong sa pinakamasipag na kilala kong umaattend ng mga market outlook, ng mga meetings and seminars. Kasi ako, inaantok ako pag umaattend ako ng mga market outlook. Dapat nagkakape ka. sabi ko, pag may invitation sa akin, ang tanong ko, mayroon bang buffet? O only coffee lang? Sa totoo lang, hindi sa pag-ano. Kasi, of course, you know, yeah, fund managers, ganyan. Pero, of course, kasi iba yung skill set ng mga fund managers minsan. Eh, para, you know, they trade, they study financial statements. Pero ibang skill set din yung magsasalita Magsasalita, magpe-present. I-explain mo, tapos medyo itatranslate mo, di ba? Itatawid mo sa audience mo yung concept. Concept. Pero, ayun, parang not one na yung kunwari parang nakakantok siya. Pero magaling yung performance. Pero parang sabi ko, may hustisya ang Panginoon. Kaya usually, I attend para makakuha nung kopya nung report. Tapos ako na lang yung mag-isang nagda-digest ng report niya. Kesa yung... Kasama nung pag-digest mo ng buhay. Oo, tama. Kesa yung i-effort ako na intindihin yung presentation. So, but in any case, ikaw yung masipag sa ganyan. Kaya, ikaw ang tatanungin ko, Rienzie, kailan ba aakyat ulit ang stock market? Kailan ba babawi ang market? Kasi, mga investments namin, negative lahat eh. Alam mo, sa totoo lang, marami rin kasi tayo na nakakausap ng mga fund manager, no? Mm-hmm. And yun nga, sa mga nakakausap natin, mga naririnig natin, parang even sila, hindi rin nila alam. No, nobody can really say with like 100%, kahit 90% kung kailan makakabawi. Ah, talaga? Yeah, kasi ano ba? Ang dami kasing factors, di ba? Like, ano yung mga factors na? Like number one, may COVID ka pa, di ba? Totoo since naman. Since COVID, so hindi pa maka, ano ba? Parang hindi pa makatodo yung mga business, di ba? Hindi pa makapag-open, hindi pa makapag-plano. Yung mga tao, hindi pa makalabas. Kasi like right now, di ba? I mean, iba, iwas pa rin naman. So, given that, since muted ng economic activity, then, hanggat may COVID, parang, ano, parang pabigat. Parang ganun. Parang pabigat pa rin siya. It's weighing down. Nag-mask, eh, no? It's weighing down in the economy. Inom tayo. Oo nga, may COVID pa. Number two. Ayun, pangalawa, yung Russia-Ukraine war. No? So yes. Parang okay na, di ba? Kaya lang nakaraan naman ng Russia-Ukraine war. So even there, no, nakadagdag siya sa inflation ng mundo. Kasi Russia is a major exporter of oil, right? And wheat as well. And Ukraine Russia. Din, di ba? So kumbaga, since nakadagdag siya doon, tapos may geopolitical tension ka pa with China and Taiwan and US, you know? So all of these, no, na parang externalities na tinatawag natin, na parang, ayun nga, it's weighing us down, so nobody hindi, can really say. Hindi natin alam kung ano mga plano ni Putin, ano yung mangyayari in the next few months. I mean, ikaw, nobody could have, di ba, foreseen na si Putin pupunta ng Ukraine in the middle of a pandemic, di ba, na makakadagdag pa sa problema na sa buhay, right? So, given those things, then we really cannot, or even yung mga nakakausap ko din, no, wala talaga makapagsabi kung kailan babawit mga kaalagwa. Siguro, on a personal note, no, ang tingin ko na lang dyan, kapag ka nawala na tong mga to, like for example, nagkaroon ng stability sa Russia and Ukraine, medyo na-lift off na yung tension doon, tapos if yung COVID, for example, is sabi nag-endemic na, hindi na siya pandemic. In-announce na ng World Health Organization na endemic. Yes, na parang ordinary cough na lang or colds na ganyan. So, kapag nangyari yun, then I think recovery would start already. So, until hindi nangyayari yun, so parang ano siya, parang sa baso, di ba? Parang lid, parang gano'n, na hindi pa maka-akyat. Mm-hmm. So, yun. So, kung kailan mangyayari yun, we really cannot know. Mm-hmm. Di ba? Kasi hindi mo na pwede sabihin na, in one year, endemic na yung COVID. Yes. Di ba? Paano kung may bagong variant, di ba? Or
Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, in 6 months, wala na si Putin sa Ukraine. Okay na yan. So, we're not, it's really, we're not, ano eh, we're not, it's time, hard to commit. It's hard to commit. And na, siguro what I can say, it's not time-bound. Uh-uh. But it's, ano, it's events-bound. Okay, okay. Yun yung siguro term ko doon. Hindi mo masasabi na ganitong time, it's not time, but it's events bound. Yun. So siguro ang next na tinatanong ng mga ka-Arki, given that we cannot say kailan makakabawi, so in the meantime, anong pwede nilang gawin? In the meantime? Oo. Hirap naman itong tanong na to. In the meantime, ako ha, mga ka-Arki, meron akong investment na regular sa mga mutual funds. Sa equity, saka sa fixed income, saka money market. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang yun. Yes. Kasi autopilot. Maski nag, ano, maski nag-pandemic, tuloy-tuloy lang. Parang cost-averaging strategy, no? Eh kasi, inisip ko, pang-retirement naman yun, which is 20 years from now. Eh, inisip ko naman, eh, ano ba naman yung isa-dalawang taon na negative ka? Eh, di okay yun kung negative, at least because sad-sad yung presyo. The market will eventually recover. The question is when. And I think, within 20 years, oo, I'm very naman sure merong bull market yan. Oo naman, no? And, eto lang ha, pumunta kami mga ka-Arki sa, ano, sa web. Eto parati kong pinupunta, yung tradingeconomics.com. Okay, hanapin nyo dun yung US stock market. Pindutin nyo dun all. Makikita mo yung performance ng US stock market from 1900s until today. Alam mo, ang trend talaga is paakyat siya. Oo. So isipin mo man, Great Depression ka na. World War 1, World War 2, nag-Iraq, whatever war Iraq, ka pa Vietnam dyan, War. Vietnam War ka, nag-Asia devaluation, paakyat yes pa rin siya. So, yun. Saka it's interesting to note, trivia na lang, na yung makikita nilang yung makikita nilang chart ng US stock market from the 1900s, paakyat siya, pero yung scale niya, geometric, logarithmic. Oh, logarithmic. Yeah. Kasi pag ginawa siyang, ano ba, arithmetic, sobrang, ano rin eh, hindi kakasya. Mm-mm. Dahil sa sobrang taas, kaya kailangan logarithmic na. Which means talagang significant yung growth. Mm-hmm. Over the past 100 plus years. Of course, we won't be here for the next 100 years, pero I mean, the point is, malay mo, maka-invento ng ano, stem cell na nabibili sa 7-Eleven. Baka ma-approve na yung patent ni Enrile nung kanyang longevity, di ba? But in any case, joking aside. But, you know, I mean, even with two world wars, yun na lang, dalawang world war, paakit pa rin yung market. So, ang tip is, just continue investing. Uh-oh. Especially if you're investing for your long-term financial goals. Alamin nyo kung bakit saan kayo nag-invest. Itong pera na to, kailan to? Kung pang 20 years ago, kung kailangan mo yan in 1-2 years, you have no business being in the stock market. Mm-hmm. Sa totoo lang. So, yung mga financial goals sila na within 5 or so years, sa mga medyo conservative na yan. Mag-money market muna ngayon, mag-time deposit muna, even. Kasi magaganda na rin rates ng mga banko ngayon. Eh. Mm-hmm. Diba? At of course, kung medyo nag-aalangan pa rin kayo or medyo nangangapa pa rin kayo, no, given your financial goals, andito lang kami. Para magpa, ano, tumulong sa kanila na gumawa ng financial plan, investment strategy. Kasi although these are general advice, hindi natin alam kung ano yung resources mo, ano yung financial status mo. Kailan mangyayari. And diba? Kung ano yung ano niya, risk tolerance, di ba? So, right, it's always better to have a one-on-one consultation para makater dun sa exact needs mo and resources yung iyong investment strategy. Yes. And with that, you can always email us at admin@wealtharki.com. Mm-hmm. Or message mo kami sa aming Facebook page na WealthArki Facebook page as well. Para magpa-set ng initial consultation. Mm-hmm. So, siguro, let's summarize. Mm-hmm. Hindi natin alam kung kailan babawi ang market because there are so many factors that are beyond our control. Externalities. Aba, kung ako lang matatanong, di bukas sana wala lang COVID, di ba? Sana wala na si Putin sa Ukraine. Kung pwede mong diktahan si Putin, mm-hmm, pwede mong kalampagin ang US and China government, no? Even the Philippine government, kung pwede natin kalampagin ng BSP na mag-implement ng mga policies. But of course, hindi rin natin alam kung ano yung mga winiway nila ng mga factors. So, it's really beyond our control.
sabi nga nila, di ba, you cannot dictate the weather, but you can adjust your sales. Yes. Right? So, yung adjusting your sales, it means just continue investing for your long-term goals. Tapos, for your medium and short-term, find less risky investments. Yes, that's right. Tapos, to control or to manage the inflation, I would say, given na you can try to minimize your expenses, but also, very important, try to find ways to earn extra income. Mm-hmm. Racket, side business, diba? Mag-live selling, katulad na ng mga marami ko nakikita mga friends ko. So, that's, or to garage sale, mag-garage sale. Oh. Pwede na rin mag-garage sale ngayon. Sige. Magandang topic yun. Susunod kaya. How to do a garage sale? Pwede, pwede. Sige. Especially na magpapasko, bazaar, garage sale. No? Imbitahin na si Marie Kondo. Ganun na yun. Kasi yun yung ano, no? Yun yung magiging criteria mo para malaman mo kung ibibenta mo ba yung isang... Does this spark joy? Tama. Yeah, anyways. So, maraming salamat mga ka-Arki sa panonood na ating video. Please give this a thumbs up and share this to your friends. And please remember to subscribe to our channel. At anong gagawin nila? I-click yung... notification bell para malaman nyo kung kailan may bagong video. Alright, so that's it. Thank you and bye-bye. Bye.